ang pagbigay ng ating mga pension para sa ating mga senior citizens. Eh, mahalaga ito dahil alalahanin natin na ang mga senior citizens kadalasan ay hindi na nagtatrabaho at merong talaga dahil may edad na, may karamdaman din. Magandang araw sa ating mga viewers at senior citizen. This is Tita Eda. Ang topic natin today ay tungkol sa plano ni BBM para sa ating mga senior citizen. Alam naman po natin na lamang nasa bilangan si BBM at kung ang resulta na ito, ang ating magiging basehan ay siya na ang susunod na presidente or 17th president of the Philippines. Kaya atin pong panoorin ang plano niya sa ating mga senior citizen, kaya tapusin mo ang video para sa dagdag kaalaman. Siguro ang pinakauna bago pa tayo magpapasa ng bagong batas na napakahilig nating gawin, hindi pa natin na-implementa yung batas ngayon sa pagbigay ng benepisyo para sa mga senior citizens, para sa mga retirees. At ngayon pa lang dahan-dahang natutupad ang nasa batas na ang pagbigay ng ating mga pension para sa ating mga senior citizens. Eh, mahalaga ito dahil alalahanin natin na ang mga senior citizens kadalasan ay hindi na nagtatrabaho at merong talaga dahil may edad na, may karamdaman din. Kaya siguro idagdag natin doon sa pension ay yung pagbayad na ng kanilang health insurance. Ang gobyerno na ang magbabayad ng kanilang health insurance para kapag may silang pangangailangan, may karamdaman sila, meron silang ipambayad. Ang isa pang hinaharap na problema ng ating mga senior citizens ay yung age discrimination na sinasabi dahil kahit nais pa nilang bumalik sa trabaho, ay hindi na sila tinatanggap dahil sasabihin, eh ba't pa natin kukunin yan, hindi natatagal yan, mahina ng katawan yan, hindi na kaya yung trabaho. Kaya dapat yung ganyang klaseng pagpipili ng bata lamang para makapasok sa trabaho, kung kaya namang gawin ng isang nakakatanda, ay bakit we should not discriminate against them and allow them to continue to work? Agree or disagree po kayo kay BBM na dapat muna ma-implement ang current na batas kagaya ng Universal Social Pension bago gumawa ng panibagong batas? Na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin na maging batas. Ano po ang iyong masasabi? Comment down below. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!